sa mga private company channel G Mas TV. Sana po ay palagi kayong safe diyan sa inyong tahanan kung saan man kayo sulok ng mundo. At saka salamat nga pala sa ating mga subscribers. Medyo paparami ng paparami tayo. At saka kung hindi ka pa nakapag-subscribe mga pre, is consider mo subscribe ng ating channel. Alright, what's up mga pre? Meron tayo ditong amplifier brand Cyber Home Key CS 222. Dinala to ng may-ari kahapon. At hindi ako naka-receive nito. At hindi natin natanong sa ano may-ari, anong problema nito. Testing na lang natin mga pre. Para may reference tayo. O, nakasaksak na yan. Power on natin. Switch on. Oops. Mayroon naman siyang display. So, partial ko dito mga pre. If buo ang kanyang power supply. Buksan na lang natin mga pre. Para ano. Tuloy-tuloy na tayo. Ayan mga pre. Nabuksan na natin. At ang maalikabok siya. So first natin talaga yung tinuturo ko sa inyo, basic talaga muna tayo. Ang basic dyan, linisan muna natin yan. Hindi naman ano, sinasabi sa ibig sabihin na linisan na as it linis, parang ano, galing pa sa sindahan. Linis lang ng kunti mga pre. So next natin gagawin is gagawa tayo ng plano, strategy mga pre. Huwag tayong iwasan natin yung sugod ng sugod mga pre, kasi ang tendency niyan matagalan kayo sa pag troubleshoot or imbis maayos yun, madagdagan pa yung sira mga pre. Same lang yan sa ano, agiera, dapat may plano yan, plano. Yun talaga ang mabigay ko sa inyo na tips mga pre. Tapos analyze natin. Sama yan sa plano. Gagawa to yung plano. Analyze natin. Tingnan muna natin yung mga components. Kasi medyo minsan mayroon diyang mga itim, nasusunog na, cracks. Yun, ito rin. Dumi ng kamay ko. Itong fuse, check natin yung fuse primary. Hindi natin i-check yung primary mga pre, kasi umilaw naman yung display. So okay itong supply natin. Check fuse natin yung secondary fuse. Tungo yan sa supply ng power amp driver. Check natin muna na yan. Yun, open yung usap pre, yung fuse open, hindi kita, ganda kasi nating camera mga pre. Open to, so ibig sabihin dyan pag open yan, wala naman tong relay, siguro tutunog ang kabila nito. Hindi wala. Wala na itong tunog pre. Kasi putol yung supply eh. Yung ating findings nito. Doon papasok ang ating analysis. Wow, galing. Analyze tayo. Anong section ang pupukusan natin sa trouble. Sa troubleshooting. May video naman ako sa nakaraan about sa bisection ng amplifier. Panoorin nyo na lang yun para alam nyo yung mga section. So ganito sa ganitong trouble mga pre. Pagputol yung fuse sa secondary, ibig sabihin dyan may shorted na pyesa dyan. At kadalasan yan nasa
power output section. So hugutin natin tong ano power output niya. Gamit niya na power output CP298E1941. Bali 1 pair per channel. Ito yung hati kasi to. Itong dalawa sa kabilang channel yan, itong dalawa sa kabilang channel to. So itong power output hugutin natin. Hindi na lang ako magtuturo sa inyo na ano. Ano, hugot na lang, hugutin. Kasi yung may technique naman, ibang technique eh. Kanya-kanya namang diskarte yung technician. Itong diskarte na ibahagi ko sa inyo, ito ay pinakasimple. Diyan kayo magsimula mga pre. Hugutan, hugutin yung talaga to lahat para ma-sure natin, accurate yung pag-testing natin. Okay, hugutin ko muna yan pre. Pause ko muna yung... Okay, ayan mga pre. Naka-execute na tayo ng plan kanina. Nahugutin natin yung power output galing sa board at sa natupad na yon. Hinugot na natin. Ang next steps natin is siyempre ititester natin to. Ititest natin. Sorry amid yung magalaw camera natin mga pre. Wala tayong anak cameraman, wala tayong ma-hire dito. Gamit natin analog tester. Mumurahin lang yan mga pre, brother lang brand yan. Pero okay na yan, okay na to, accurate naman. Set natin sa 10 euro. Pero hindi sponsor yan pre ha. Brother company. Baka naman. Ay, dumingin kamay natin, sinsya mga pre. May pininturahan kasi tayo kanina eh. Una natin i-test itong C5198 NP into na ano transistor. Hindi kita yung ano tester natin. Yan, kita ba? Siguro. Na, yan. Yan lang. Oh, palo siya. Pumalo. Hindi siya pumalo pag binaligtad mga pre. So, meaning okay to ang isa. Sana, no, tumama yung analysis natin pre, no? Yung output yung problema. Oops, 5198 pa rin. Okay to pre. Okay din to. Itong 1941 into PNP transistor. Oops, sira to pre. PNP to eh. Positive, negative, positive. Hindi yung Philippine National Police pre. Pagbaliktad natin yan, oh, di ba? Pumalo. Pumalo pa rin pre. Shorted to, shorted. Kaya pumutok yung fuse natin. Confirm nga pre. Natsambahan na naman natin na ano, power output naman problema. Pero check muna na, check na pa rin natin yung ano, yung mainboard mamaya, driver. Ito, isa. Okay to pre. Ito hindi pumalo, pagbaliktad papalo siya kasi PNP to siya. PNP to na transistor, 1941, pagbaliktad. Hindi niya papalo. Isa lang pala ang problema nito mga pre. Gagawin, next plan natin is, i-jumper muna natin yung fuse at saka i-power on natin at i-check natin yung driver board kung okay ba siya. Saka natin ikabit yung power output natin mga pre. Yun na nga yung plano natin kanina. Papalitan natin na i-jumper muna natin yung fuse. So i-jumper na natin mga pre. Tsaka next is try natin i-switch on kung hindi mapuputok si fuse. Pag puputok yan meron pang shorted dyan sa driver arm natin. Nakatap na yan, switch on na natin. Ayun, hindi siya puputok.
Nagandara ang buwir natin. Okay na mga friend, ready na ang ikabit ng ating power output. Ito yung ipapalit natin na PNP transistor E1941. Ito yung palit natin yung isa. At dito papasok ang ating tips mga friend. Tips para sa mga technician. Dapat mga friend, dapat mayroon kayo mga stocks na PISA. Yung mga common PISA lang. Dapat mayroon tayo dyan para ano, mapabilis yung pagkukumpuni natin at medyo may trust yung mga customer natin sa atin kasi kita nila na bagong bago yung PISA na ipapalit natin. Iwasan natin yung ano, lalo na bunot at saka bubunutin natin sa kabila ibang board sa isalpak natin. Iwasan, lalo na makita kayo ng customer nyo, madi-disappoint sa inyo yun. At saka isang tips mga pre, itong fuse na dinajumper natin kanina, dapat palitan natin yan ng SIM value mga pre, SIM ampere, kasi pag papalitan natin yan ng mataas ng pirahe, ang mangyayari dyan pag may problema ulit yung board, lalo yung power output natin, matagal siya maputol pre, baka dumami pa yung sira, masisira. So next plan natin mga pre, ititest natin yung amplifier, patugtugin natin yung kabilang channel to, itong kabila naman. So okay na yung amplifier natin. Saka pag hindi ka pa naka-subscribe sa ating channel, subscribe ka muna mga pre. Para at hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa ating bagong upload. Okay, maraming po salamat mga pre.